Yo, Brother Marlon is here again, and today we will talk about how to use your smartphone in photography. Always clean your lens in your camera. So, kailangan natin lagi linisin yung camera ng ating mga cellphone para sa crystal clear photo. Kasi lagi nating hawak tong cellphone natin, so yung minsan yung camera natin, nahahawakan natin, medyo narurumihan yan. O kaya pag nasa outdoor tayo, nasa labas tayo, may mga alikabok. So bago tayo mag-umpisa ng photography, so linisin muna natin yung mga lente ng camera natin. Pupunasan lang natin yan kung meron tayong malinis na tela o kaya yung damit natin o meron tayong panyo sa bulsa, pwede natin yung panlinis ng ating mga lente. Set focus para masigurado natin na ang subject natin ay laging sharp. So napakadali lang itong gawin, mga kapatid. Unang-una, syempre, open muna natin yung app natin ng camera, and then itapat natin sa subject natin. Pagkatapos nun, i-press lang natin sa monitor natin kung anong position o anong subject yung gusto nating i-focus. So, sa pamamagitan nito, sa pag-press nito, makikita nyo na may changes yan. Nagbabago kung ano yung sharp, makikita nyo. So pag pinindit mo siya dito, ito yung sharp. So pag dito naman banda, ito yung magiging sharp, ito yung magiging focus ng lente natin o ng camera natin. Adjust your exposure. So adjusting exposure is madali lang din. So makikita nyo, pag prenes nyo rin yung screen nyo, makikita po tayo dyan na parang isang guhit na merong minus sign sa baba at sa taas naman ay plus sign. So kapag hinila natin yan pababa, ayan po ay ang underexposed o yung magiging madilim po ang ating subject, ang ating scenery. At kapag naman po plus sign o hinila natin pataas, yan po ay magiging overexposed or masyadong maliwanag ang ating scene. So ang suggest ko po dyan ay lagi lang po tayong nasa gitna para po tama ang ating exposure. Pero ako po, ginagamit ko po lagi ay laging underexposed siya ng konti para po pag sa editing ay mahahabol ko pa po siya yung ibang details niya, so mas mapapalabas ko pa po siya at matatama ko po yung exposure na gusto ko po. And mga kapitik, use filters. So dito sa mga camera natin, meron na ditong mga naka-install na filters. So marami tayo ditong pwedeng pagpilian, black and white, then mga iba-ibang color grading na pwede nating pagpilian. Then pwede nating i-adjust ang intensity ng color nito or ng effect nito sa ating gagawing photos. So hindi na tayo mahihirapan sa color grading ng editing. So napakagandang tulong din ito para ma-improve ang ating photography. At syempre mga kapitid, huwag natin kakalimutan pa rin ang rule of third. So ang rule of third ay na-discuss ko na yan nung nakaraang vlog ko. So ilalagay ko na lang sa description yung link kung gusto nyong mapanood. Then also use leading lines. So leading lines, ito, bibigay ako ng sample sa inyo na kuha. And then kita nyo yung sunod-sunod na alon, yung bula niya. Diba, nakalinya siya, diagonal line siya. So ayun yung pinaka leading lines na ginamit ko. So mga kapitik, sana may naitulong ako sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa akin. At sana po mga kapitik, kung napadaan ka o kung bago ka lang sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell button para updated ka sa susunod na aking mga videos.